Hold on to that truth that you are not alone. The enemy will tell you that every single day. Oh, mag-isa ka na lang. Lagot ka. Bigat ng problema mo. Di mo kaya yan. Because you are alone. You are never alone. Amen. You are never alone. God is always with you. Ito pa maganda. Hindi mo lang kasama si Lord. Kakampi mo pa ang Diyos. He is on your side. Embrace that truth. You are not alone. Can you tap three people around you and tell them you are not alone? Go, you are not alone. You are not alone. You are not alone. Amen. Amen. Pray our favorite prayer with faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Together, today, I receive all of God's love for you. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's means. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word, so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's Savior, I'm God's powerful child, and because I'm God's beloved, I'm God's beloved. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Today, we're going to do something crazy. Sabi niya, crazy. Crazy. We have done so many wonderful, creative, crazy intros here at the feast. Napakadami na, pero ngayon, ito'y kakaiba. Bakit? I will not use pictures. I will not use props. You won't like it. I will use something worse. I want you to use your imagination. Okay? Yun ang gagamitin nyo. Habang binabasa natin ang salita ng Diyos, imagine ninyo yung sinasabi, yung inuutos niya. Are you ready? Yes. Are you sure? Yes. Let us read as you use your imagination. In Deuteronomy, it says, designate a place outside the camp where you can go to relieve yourself. So imagine niyo na. As part of your equipment, have something to dig with, and when you relieve yourself, dig a hole and cover up your excrement. The word of the Lord. Salita pa rin ng Diyos yun. Kahit napakahirap imaginin. Ha? Huh? Bakit nandun yun? Ba't nandun yung salit? Bakit? Diba? It's very practical. It's common sense. But let me tell you this. During that time when it was written, 3,000 years ago, it was written, what we read, it was not common sense then. Actually, 200 years ago, in the civilized Europe, civilized na ang mga tao noon, 200 years ago, people threw their poop everywhere. Yung dumi nila, itinatapo nila kung saan-saan. Sa kanal, sa kalye, sa vacant lot, kahit saan. Hindi nila alam itong salita. Bakit? They don't know yet anything about microorganisms. Di pa nila alam yan noon, 200 years ago. And because they were not following the word of God, you know what happened? They spread diseases and even caused epidemics during their time. It was actually only in the 19th century, you know his name, sikat na sikat yan, si Louis Pasteur. Naalala niyo si Louis Pasteur? Louis Pasteur and Robert Koch discovered the existence of microorganisms. But God knows it already. Why? He is the creator of all. Alam na niya yan. Kaya inutusan niya ang kanyang bayan. Ibaon niyo ang dumi niyo. Takpan niyo.
Huwag niyong itapon kahit saan. Makakatulong ito sa inyo. And you know, let me tell you history. When the Israelites were, ang tawag sa kanila, diaspora, kumalat kung saan-saang lugar sa buong mundo. Do you know that many Jewish communities, especially in Europe, were spared from epidemics? Yung mga tao sa paligid nila, grabe na ang sakit. Pero yung community ng mga Hudyo, hindi sila nagkakasakit. Bakit? Not because they know about germs, no. But because they obeyed the very simple law of God. They obeyed God. Sabi mo sa katabi mo, they obeyed God. Ano yung obeyed God? Ibinaon nila yung dumi nila sa lupa. Galing. Ano pa? They practice a lot of hand washing in their rituals. Yun ang ginagawa nila. Hugas ang hugas ng kamay. Pagpapasok sa bahay mo, maghuhugas ang paa. Malilinis. Bakit? Alam nila yung microorganisms, no? Alam nila yung germs, no? They were following the word of God. They also quarantined people with contagious diseases as instructed in the Bible. What is my point? My point is this. If you follow God's simple rules, napakasimple lang, na pag binasa mo, common sense naman yan. Simpleng-simple. Diba, nakaganyan ka pa habang binabasa mo. If you follow it, it will spare you from a lot of trouble. And it will also bless your life. Napakasimple. Kaya imagine nyo, simpleng utos lang, sundin mo. Iiwas ka niyan sa gulo ng buhay. Eh yung mabibigat pa kayang utos ng Diyos. Yakapin mo ito. Nako, mabibless ka. Can you tap 3 people again? Kahit ibang tao na yung tatlo, ha? Sabi mo sa kanya, follow the Lord. Go, follow the Lord, follow the Lord, follow the Lord. Amen. Put your hands upon your heart, close your eyes, bow down your head, let us pray. Lord, we want to listen to you. We want to hear your word, your voice. We will follow you. And we know that we will be blessed today. We are bringing home your miracles in your name. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless his name. Thank you, Jesus. Habang umuupo kayo, sabihin nyo sa katabi nyo, you look wonderful today. One big message of our talk is this. God sides with the little ones. Kakampi ng Diyos, yung mga little ones. Tingnan mo nga yung katabi mo kung maliit yan. Sabi mo sa kanya, kakampi mo ang Diyos. Ano yung little ones? We will learn today. So just a review of what we have been doing, Deuteronomy. We have been talking about Deuteronomy. Maraming batas. Jesus did not just read the law. He read the heart behind the law. Yung puso, anong sinasabi? Hindi lang yung kung anong sinabi, kundi ano ba talaga ang gusto ng aking ama sa salitang ito? So we see how Jesus understood all the laws of Deuteronomy. And this is our key passage today. Deuteronomy chapter 26. Then you must declare in the presence of the Lord your God, I have taken the sacred gift from my house and have given it to the Levites, foreigners, orphans, and widows, just as you commanded me. All the laws in Deuteronomy, the laws of God, they have one goal. And the goal is to side with the little ones. Para sa mga inaapi. Para sa mga kawawa. To love the last, the least, and the lost. To help the weak. To protect the vulnerable, to defend the innocent. Yan ang batas na yan, ha? Kaya pag binasa nyo, talagang may paborito ang Diyos, yung mga kawawa. In a very powerful way, Deuteronomy reveals to us God's innermost
heart. Today, we're going to walk through Deuteronomy chapter 19 to 26. Mahaba ito. This is a large section full of laws. Sa mga nag-advance reading na, alam ko, binasa nyo na yan, nakita nyo, baka nalito kayo. Kasi yung batas na yan, napakadami, iba-iba. May batas about war, may batas about slavery, may batas kung paano pakainin ang mga hayop na inaalagaan mo. Halo-halo yung batas. Pero ito magaganda. Ang galing ng mga nagsulat. If you don't know yet, Deuteronomy chapter 19 to 26 is actually grouped in the order of the Ten Commandments. Nakaayos itong mga batas na to, depende sa 10 utos ng Diyos. Ilan po ang Ten Commandments? Ang galing niyo, ha? So Moses actually is giving a practical examples. How do we live out the Ten Commandments, or how will they live out their daily lives? So, Deuteronomy is also a wisdom literature. Can you say wisdom? Pag nagbasa kayo ng Biblia, tapos napunta kayo sa wisdom books, marami po tayo niyan, kasama rin ang Deuteronomy. Ang ibig sabihin nito, huwag nyo kagad susundin yung nakasulat na practical ngayon. Bakit? Wisdom yon. Pag sinabing wisdom, titingnan mo yung sitwasyon mo at titingnan mo ano ba talaga ang sinasabi ng salitang ito. You cannot copy-paste laws in your life. Hindi pwede. Malilito kayo. Kaya, live by the timeless principles behind these laws in your own situation. So, merong 5 laws from this section that I would like to present to you. Number 1 is this. Share your harvest with the hungry. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang gutom na? Ha? Parang kakainin ka na yan, ha? Share your harvest with the hungry. We're going to read in Deuteronomy, but you will also find this in Leviticus. Binasa na natin noon pa yan. Ito yung batas. When you are harvesting your crops and forget to bring in a bundle of grain from your field, don't go back to get it. Leave it for the foreigners, orphans, and widows. Then the Lord your God will bless you in all you do. The foreigners, the orphans, and the widows, ito yung mga least in the society. Ito sa Tagalog ay nasa laylayan ng lipunan. Ang utos na ito, pag kayo'y nag-ani at may mga nahulog sa inani nyo, huwag nyo nang balikan at kunin pa yung mga butil na yan. Pakuha nyo na lang dun sa walang makain. Okay na tong bit-bit mo. Ang dami-dami na. Yun yung utos. Beautiful law. Leave some of your harvest for the poor. But let me apply this today. Sometimes, in our transaction, we only measure one thing. Personal gain. Pag meron tayong ka-deal, ka-business, meron ka ibibenta, ang kadalasang default, paano ko kikita dito? Default natin. The only question in our minds are, what's in it for me? How much do I get? How much do I earn? Yan palagi. Kaya gusto ko maging honest kayo. Pag pumunta ka sa ukay-ukay, ikaw ba'y tumatawad pa? Tingnan niyo yung katabi niyo. Ukay-ukay na nga. Pantalon, 100 pesos ang isa. Kung makatawad, 10 na lang, 10. Mahal pa yung botonis noon sa 10 pesos mo. Di ba? Talagang huhut-hutan mo talaga. Bakit? Personal gain. Ito. Sino sa inyo mahilig sa taho? Taas ang kamay. Taho. Okay. Di ba? Taho, kuya! Paglabas mo, oh, mabilis, 10 pesos, dito mo ilagay. Ano yung dala mo? Tabo. Pakipuno. Dagdagan mo ng sago at arnibal. Damihan mo pa. Di ba? Sweet tooth ako. Di ba? 10 piso. Tabo ang dala mo. Kawawa naman yun, nagtrabaho pa. Ganyan tayo. Gusto natin, ako. But let me tell you something about business and life. Kayo mga nagbi-business, nako, huwag kayo masyadong makwenta. Yung iba, kahit barya na, kinikwenta pa rin.
Minsan kahit lugi ka, okay na. Okay lang. Diba? Pwede na yan. Di naman yan. Kasi mawawalan ka ng suki pag grabe ka magkuwenta. Lalo na yung suki mo na ang dami nang nakuha sa'yo. Tapos 100 lang ayaw mo pang ipamigay. Sige, okay lang yan. Meron kaming binibilihan na gustong-gusto namin itong tindahan na to ng prutas sa amin, sa Forbes. I live there. I travel from there to here. Sobrang gusto namin yung mga prutasan na yun. Bakit? Ganito ho sila. Magugulat ka. Dami nilang customer. Lalapit ka. Pakwan. Kakatukin mo eh. Ewan ko ba ba't yung kinakatok ang pakwan? May lumabas dyan. Papakinggan mo. Pag bibilin mo na, sasabihin niya, Kuya, ate, huwag niyong bilhin yan. Hindi na yan maayos. Ganun. Huwag na. Tapos pag may sira, balik niyo lang. Alam mo, dadating ka, sira. Oo, ano yun? May bulok yung saging. Pero kalahating saging na lang. Papalitan nila yun. Ang bait. Kaya punong-puno sila ng customer. Bakit? Sila kwenta ng kwenta. Yung iba makakwenta. Kaya, walang tao. Kahit lugi, minsan, okay lang. Tinan mo ngayon yung katabi mo, mukhang lugin-lugi na ba? Ha? Look at the screen, everybody. This is the world scoreboard. Personal gain. Personal gain is the world scoreboard. What is God's scoreboard? Communal gain. Tayong lahat. Sige. Next question. Taas po ang kamay, okay mahiya ha? Sino sa inyo rito ang gusto nyong magkaroon ng pera? Yan. Grabe! Yung iba pati pa ay, nakagano'n. Eh? Sino sa inyo gustong yumaman? Very good. Nako. Check this out. In God's kingdom, you cannot get rich alone. Wealth must be shared. So tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, sabihin mo sa kanya, sabay tayong yumaman. Number two is to protect your neighbor's goods. Protect your neighbor's goods. Next question. Sino sa inyo rito, sa buong buhay nyo na ha, may napulot kayong bagay, cellphone, wallet, computer, ng ibang taong nawalan. Nakita nyo, napulot nyo. Okay, mahiya. May napulot na ba kayo? Ayan. Okay, very good. Tanong, ibinalik nyo ba sa may-ari? Yes? Bakit? Ha? Joke lang. Yung akala mo blessing, yung talaga nagdadasal ka sa simbahan, Lord. Wala akong pera. Biglang nakita mo may wallet. Thank you, Lord. Blessing! Pagkuha mo, daming pera. Kaya lang, nung nakita mo, hindi lang perang laman, may ID pa. So, sa loob mo, sana walang ID. May number pa nung ID. So, kailangan mong tawagan at kailangan mong ibalik. What you thought was a blessing was just a temptation. And thankfully, you passed the test. And according to Moses, you did the right thing. Anong sabi ni Moses? Tingnan niyo to, nakakatuwa ito eh. If you see your neighbor's ox or sheep or goat wandering away, do not ignore your responsibility. Take it back to its owner. Grabe no, nakita mo yung hayop niya naglalakad. Alangan na ba, uy, kawawa. Kawawa si kumpare, palayo na yung kanyang hayop. Beg, huliin mo. Sibalik mo sa may-ari. Galing. Bakit? Eh, utos ng Diyos. Do the same. If you find your neighbor's donkey, clothing, or anything else your neighbor loses, do not ignore your responsibility. Ito po is like an extension of the seventh commandment. Thou shall not steal. Huwag magnanakaw. It is not just about not robbing or stealing. It is about being responsible for the things of others.
Ilalaglag ko sa inyo ang ating founder, si Bo Sanchez. Ha? Si Bo, palagi yan nakakawala ng bagay. Nagdo-donate ng mga cellphone, gano'n. Yung pag ano niya, ay nawala cellphone ko. Nagdo-donate talaga sa kung kani-kanino. So pagkasama kami, palagi akong ganyan. Pag tumayo na kami, papaunahin ko siya. Tapos itingnan ko kung may naiwan. Naku, napakadaming naiiwan. Tatayo, aalis. Sasabihin ko, Bo, yung wallet mo. Ay, kukunin niya. Minsan tumayo, Bo, cellphone. Ay, minsan tumayo, paalis na. Bo, laptop mo. Ay, nga. Minsan tumayo, umalis na. Bo, yung anak mo. Talagang aminado siya na magaling siya mag-donate. No? Bigay ng bigay. Imagine a world where your neighbor cares for your stuff because he cares for you. Napakasarap. Napakasarap. Pero ito pa. Ito rin ay extension ng seventh commandment. Ano yan? Yung mga kinukuha mo na hotel amenities. Aminin. Tualya. Diba? May ano pa eh. May pangalan ng hotel eh. Yung tualya mo. May remembrance. Ganun. Inuuwi ang tualya. Punda ng unan. Iniwan mo yung punda, yung unan, kinuha mo naman yung punda. Ang sarap eh, no? Ano pa? Shower mat. Oh, itinutupi yan eh, kasi yan sa bag. Diba? Tay-tay. Hanger. Napakadami nyo ng hanger. Bathrobe. Lamp. Imagine yung ganda ng lamp. Paano mo nauwi yun? Paano mo nailabas? Ito pa, yung bumbilya ng lamp. Kaya pagbukas yung maglilinis, kahit anong bukas nilang ilaw, ang dilim. Lahat ng bumbilya, nakuha mo na. Meron pa, remote control ng TV. Uy, pareho TV namin, gagana to. Ito pa, yung baterya ng remote control. Ay, kung ano-ano na lang. This is an extension of the seventh commandment. Buti kong hotel amenities lang. Yung iba sa mga kinakainang restaurant, parang ito, tingnan nyo itong tao na to, dinisplay pa niya. Oh. Atay tayo niyan. Collection. Eh, ganun pa, proud na proud pa eh. Oh, tingnan niyo kung ano-ano mga nakuha niya. No? Nauwi niya yan. Pero may nag-comment. Ito ang comment. Mahihinang nilalang. Lamesa ang kanyang inuwi. Ang tindi. Grabe. Na? Ay, nakapatay tayo niya. Ha? Sa pag-isipan, kung sa bagay, I don't need to tell you that it is wrong. Because you don't do that. Amen? Kayo mga nasa opisina, hindi naman kayo nag-uuwi ng mga bond paper. May project ang anak ko. Hindi nyo ginagawa yun. Fister kayo eh. Alam nyo na si Lord will provide. Paper clip, di ba? Hay nako. Number three, rescue the abused. Moses said, if slaves should escape from their masters and take refuge with you, tingnan nyo yung sagot, ha? You must not hand them over to their masters. Huwag nyo ibabalik. Grabe yung utos. Grabe. Bakit? Ay, well, ayaw. Ayaw ni Lord. Baka inaabuso siya, tapos ibabalik mo pa. Huwag na. Dito na muna sa iyo. Yan ang utos. To protect nakawawa. Number four, care for poor borrowers. It is wrong to take a set of millstones or even just the upper millstone as security for a loan, for the owner uses it to make a living. Ito yung millstone, panggiling
ng mga wheat at saka corn. Yan ang ginagamit niyang tool para magkaroon ng pagkain, magkaroon ng pera. Huwag mong kukunin yan. Bakit? Magugutom ang pamilya. Pangalawa, hindi rin makakabayad yan sa'yo. Galing. Very, very practical. Kaya, wag, hindi pwede. Paano makakabayad? May mga taong may utang sa akin. Baka ikaw yan. Ha? Alam nyo, dalawa ang panalangin ko sa mga taong may utang sa akin. Dalawa. Unang-una, Lord, payamanin nyo siya. Yun ang aking panalangin. I-bless nyo, payamanin nyo talaga. Pangalawa, panalangin, Lord, sana maalala niya ako. Kasi pag pinagdasal mo na malugi, hindi makabayad. Pagdasal mo na i-bless. So wag mong kukunin yung mga bagay na wala na siyang paraan mabuhay at maibalik sa iyo ang dapat. And once we continue, the Word of God, mas grabe pa ang sinasabi ng Diyos. Okay? Kaya, magbayad ka na. Kung sabi mo sa katabi mo, magbayad ka na. Dali. At sana, huwag niyong uutangan sa tindahan si Mang Berto kasi ito ang mangyayari sa inyo. Grabe, may piyansa na. Lahat ng may utang sa kanya. Hindi sa notebook nililista. Sa kahoy. Ipinapakita sa lahat ng kapitbahay. Ito, may mga utang sa akin. Pag kayong umutang dyan. Tapos may sinabi pa si Moses, if your neighbor is poor and gives his cloak as security for a loan, do not keep the cloak overnight. Return the cloak to its owner. Galing. What is this telling us? God is telling each and every one of us, my dear children, feel the sufferings of your siblings. Yung hirap nila, sana maramdaman mo rin. And then do something about it. And here is the last law that sides with the little ones. Hold a party where the least are welcome. It says here, put some of the first produce from each crop you harvest into a basket and bring it to the designated place of worship. Ano ito? Tithings. Yung unang-unang alay, kunin mo, ibigay mo kay Lord. Tingnan nyo ako ha. Pupunta sila sa templo o sa tent. Ibibigay nila yung 10% nila kay Lord. Pero alam nyo, may susunod. Pagbigay nila, ito ang sabi. Then place the produce before the Lord your God. Bow to the ground in worship. Afterward, you may go and celebrate because all the good things the Lord your God has given you, remember to include the Levites, the foreigners, yung mga kawawa. Kaya pagbigay nila, party sila. Kain kasama yung mga hindi kaya magbigay. Kasama yung may hirap para magsa ganyan ang utos ng Diyos sa kanila. What is this telling each and every one of us here? Very, very simple. You cannot tell God, Lord, I have done everything you commanded if you don't care for the poor. Hindi pwede. Lord, sinunod ko lahat, ha? Tapos wala kang paki sa may hirap. I repeat, these laws are revealing to us the heart of God. And He calls each and every one of us here to co-partner with Him. Let us do this again. Let us co-create Eden, the Garden of Eden, again. But Eden cannot just be for you. Or it won't be Eden. Hindi pwedeng ikaw lang ang pinagpapala at tapos na. Pero I want you to look at Jesus. Si Jesus, ganyan na ganyan ang buhay. Tingnan niyo mabuti. His whole life was the biggest party where everyone can come and eat. Sino yung mga kasama niya? Yung paborito ng Diyos. Yung mga kawawa. Yung makasalanan. Yung wala nang kwenta ang buhay. Yung mga nangangailangan sa Diyos. Yun ang kakampi ng Diyos. All were welcome in Jesus' party.
And you're also welcome in the party of Jesus if there is a need for you for Christ. Pagkailangan mo ang Diyos, paborito ka niya. Yung iba kasi, hindi, Lord, kaya ko na ito mag-isa. Okay na ako. Dati pa naman ako eh. Pero there is a need. Lord, I need you. Kahit magaling ako, kahit ako yung nasa taas, I still need you, O God. And then you are God's favorite. Can I ask you to stand up? Habang nakatayo kayo, tapikin nyo nga ang pitong tao, ha? 7 people around you. Kilala nyo o hindi, tapikin nyo lang. Tapos sabihin nyo, let's party. Go, let's party. Let's party. Let's party. Go, let's party. Let's party. For those who don't know yet, I started serving God when I was 13 years old. Mga 20 years ago yan. Ayaw nyo maniwala, ha? 13. My job was not a speaker when I started. Ang trabaho ko po ay tagabuhat ng mga speakers. Ako nagsiset up ng mga yan. Tech ministry ako eh. Tapos natuto akong gumita. Nung marunong na ako mag-gitara, natuto akong kumanta. Nung marunong akong kumanta, nautusan ako magpaliwanag ng mga kanta. Natuto akong magsalita. And because that is part of my ministry and gifting, I was tasked to go to the poor. Ang community ko po ay hindi Light of Jesus before. I started in a small community in Baclaran Redemptorist. Tinig ng Espiritu Santo community. We're a charismatic community. Doon ako nagsimula, kasama kong nanay ko, kuya ko. Doon kami, serving the Lord. At isa pong trabaho ko ay pumunta sa mga mahihirap, napakadami hong mahihirap sa Baclaran. At ito kung hindi nyo pa naabutan, dati, walang reclaimed area sa harap ng simbahan ng Baclaran. Lahat po yan ay tubig. Tingnan nyo ako ha, kung ma-imagine nyo, ito ang simbahan ng Baclaran. Tapos may kalye dito na malaki, Boulevard. Ang tawag noon dyan, Dewey Boulevard. Sino nakakaalala ng Dewey Boulevard? Ayan, matatanda na yan, ha? Kinuwento lang sa akin ng lola ko yan. Ha? Ha? So itong Dewey, Rojas Boulevard na yata ang tawag ngayon. Alam niyo yung susunod? Hindi reclaimed area, tapos MOA. Hindi ho, wala yun. Tubig lahat yan. So imagine niyo ha? Simbahan, Rojas Boulevard, Dewey Boulevard, pagtawid mo, dagat. Alam niyo ba na merong breakwater dito, pampigil ng alon? At ito, magugulat kayo, may mga taong nakatira doon. Sa ilalim. Ang tirahan nila ay halos ganito lang kaliit. Tapos may lubid na nandito, nakatali, marami sila eh. Na pag ikaw ay bumaba sa hagda, nahawa ka dito para makapunta ka doon, kundi mahulog ka. Tapos bahay na ito ng mga tao. Ang takip lang nila ay kurtina. Yun ho ang trabaho ko noon. Bumaba doon, dala ko yung gitara ko sa likod. Bababa ako sa hagdan. Pagdating doon, hawak ako sa lubid. Kalaki-laki ko, 6-footer. Di ba? So nakaganyan ako doon. Tapos pupunta ako sa isang area, usap-usap kami ng mga nakatira, kanta-kanta, dasal, preach the word of God. That was my job before. I was with them. Why? Because the Lord has been telling us, you have the same dignity as them. Pareho lang. Aaron, pareho ko rin anak sila, parang ikaw. Mahal ko rin sila. Kahit dyan lang sila nakatira. Tapos ikaw sa Forbes. Naintindihan nyo? Yung pareho lang eh. Because we are all in this together. Hindi pwedeng ikaw lang. Our prayer is that you will have a big heart for the favorite of Jesus. 10 years I was a professor in LaSalle College of St. Benilde. Ang mga lasalista, karamihan dyan mayayaman. So, meron ako isang subject na tinuturuan sa kanila. Catholic Social Teachings. Itong mayayaman na to,
paano sila magkakaroon ng puso sa may hirap? So, isip ako talaga ng paraan, nagdasal ako, and then I have one answer for them. At ito ang kwento ko sa kanila. Meron isang malaking barko, parang Titanic. Doon sa taas, nandun yung mayayaman. Yung may hirap, nasa ilalim, walang bintana. Maandam yung barko, biglang nalunod yung barko. Naka-escape yung mga tao, sumakay sa maliliit-liit na bangka. So merong isang bangka, imagine ninyo na kasi laki ng stage na to. May mga nakasakay, halo, mayaman at mahirap. Yung mahirap, nung nakita nila nandyan yung mayayaman, humiwalay sila sa mayayaman. Dito. Yung mayayaman, nung nakita nila may kasakay silang mahirap, lumayo sila dito. Nagkaroon ng division yung bangka. While waiting for help. At alam nyo, after a few minutes, they noticed something. Pagtingin nila sa baba, nung kanilang bangka, may pumapasok na tubig. May butas yung kanilang lifeboat. Patay. Alam nyo silang lahat, tulong-tulong, kuha ng pwedeng gawin, itapon yung tubig palabas. Nababawasan, pero nadadagdagan din. So talagang sila, hala, nasan na itong butas na to? Hanapin natin. Hanap sila habang inaanalis nila yung tubig. And then they saw where the hole was. Alam nyo kung nasan yung butas? Nandoon sa lugar ng mga mahihirap. Nandun yung butas. Alam niyo, sabi ng mayayaman, buti na lang, nasa kanila ang butas. Talaga? Buti na lang, nasa kanila ang butas. Eh, kahit saan yung butas na yan? Sabay-sabay tayong lulubog. Tama? We are all in this together. Hindi pwedeng bahala na kayo. Basta ako. Okay. Lulubog tayo magkakasama. Kaya si Lord, anong sabi niya? Uy, pansinin niyo naman yung mga kawawa so that you will have a beautiful society. That is what we have been talking about the whole time. So think about this. Hindi pwedeng maraming mahirap pero nasa kanila ang butas. Sasama tayong lulubog. If you are here today and you feel like you have a hole in your life, Jesus is for you. He is here for you. And He wants to save you kasi walang iwanan. Hindi ka iniwan ng Diyos kailanman. So depend on Him and then carry each other to His embrace. Let's come to God in prayer. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Close your eyes and just bow down your head. I want you now to surrender to Jesus everything you are carrying. It could be your anxiety, your fears, your joys as well. Kung ano man yang nasa iyong puso. I want you to surrender them all to Jesus. Kung ikaw ay papasok sa isang bagyo sa buhay, suko mo rin yan. Kung ikaw natatakot kung ano mangyayari sa iyo bukas, suko ka lang. Lord, we are here, your children. Umaasa sa iyo, hindi sa galing namin. Magaling kami, pero hindi sapat. Incomplete, O God. Without you. And so, Lord, we surrender to you our joys, our sufferings. I surrender to you my everything. Brothers and sisters, you surrender to God your everything. He is here. And let Him just embrace you today. Let His embrace heal you. Let His embrace give you peace. Let His embrace fill you to overflowing. Just be embraced by your God so that you will always believe that you are not alone.